dyan nalabas yung dumi nila. Kung tatanggalin ko, pag may dumi sa, pag may mga dumi dyan sila, yung tae ng manok. So, idadrop na lang yun para walisin na lang. Calling it so. Vale. So, walisin ko lang yan dyan. Tapos, para pag may dumi ang mga manok, walisin na lang. Tapos pag magsara na, ganyan na lang. Tapos walisin na lang. Lapit na. Ano po? Bali dati pinto bintana ito dito eh. Bintana. So, ang gagawin ko, buksan ko lang yung siya dyan. Tapos, papasok sila, tapos lalabas sila dyan sa bintana, tapos dyan sila gagawa ng itlog. Na, malapit na po. Ito dati, parang yun, parang lamisa, lamisa yata ng mga bata yun. Ginawan ko siya ng sahig. Nilevel ko na lang siya sa bintana para ayos. Gagawa ko sana ako dun sa kabila eh. Yung itlogan din sa kabila. Kaso walang nang space dito eh. So, ito na muna. Subukan ko muna ito. Palit po ako dati ng lababo dito. Ito yung dating lumang lababo.
base niya dati. Sa mga ritaso lang ang gagamitin natin. Sa bahay ng mga manok. Ito po yung gagamitin natin yung board ng pang roofing pa yung mga natira ko dati. Nagpunta ko ng bubong dito. Ito siya yung cardboard natin. Tapos yung natira pa akong bubong doon. Kali na. Magbubong na po tayo. Instead na pako yung gagamitin natin, screw na lang sa shingles. Kasi ayaw kong paluin ang paluin to. Ayaw kong kalog-kalog kasi plastic lang to. Ito po. Natira pa yan. Natira ito na dati yung nagpalit ako ng bubong dito. Itlog dyan sa loob. Pag mainit pala dyan, pag mag summer na, ito matutunaw to eh. Matutunaw to, didikit siya. Magdidikit-dikit yan siya dyan. Magpa-flat yan. Parang espalto ba? Ito na po yung laruan ng mga bata dati. Na bahay-bahay, ginawa nating bahay ng mga manok. Kasi yung naglalaro dito dati ng bata pa, ngayon 19 anyos na siya. So hindi nila ginagamit. Kaya ginawa ko ng bahay ng manok. Kasi lifetime ito na material na bahay-bahay. Plastic na matibay ba. Pero wala namang may gumagamit kaya kinabangan na lang natin kasi itapo natin. Ngayon po papasok na yun yung manok dyan. Aakyat na sila sa taas. Tapos tulog na sila. Kung mangitlog sila, doon sila pupunta sa kabila. Tapos dito po. Pag may itlog na, kung gusto mo kunin yung itlog, buksan mo lang ito. Diyan, nagyatan yung mga damo dyan. Tapos, kung magdumi na naman sila,
May lamisa-lamisa yan dyan siya sa loob eh. Yun. Kita ba? Yan. Ibababa lang natin yan. Tapos, de, katapon na yan dyan yung dumi. Tapos, kukunin natin sa baba yung dumi. Papakita ko kung paano. Ito. Tanggalin lang natin ito. Yan. Maglinis tayo. Tapos, bubuksan natin ito. Yan. Tapos, yun, yung puti na yun. Hihilain lang natin yun. Tulak pala. Yan na po. Kita ko siya. Nag-open na siya sa loob. Open na yan yan sa loob. Ayan, lutas na yan. Tapos, kung magsasara na naman, lain mo lang ito sa baba. Gusto mo naman buksan. Ayan. Kita ba? Ayan natin. Bababa, tataas lang na siya. Tapos upon na natin yung dumi dito sa baba. Diba ayos? Tapos ibalik na yan. Sasahan na natin. Yan. Tapos. Yan na. Tapos yun ang lahat mga manok na nabili ko. Binaba ko po konti yung akyata nila. Ito iba ang makyat. Ito iba ang makyat. Dumi pa nila. Oh. Makyat sila dyan eh. Tignan natin. Yan po. May itlog siya. Nangingitlog po yan yung mga manok dito. Lima yung babae dito eh. Yung dalawa sana yung lalaki, yung isa kinatay ko na eh. Yung isang lalaki, ayun, kakatayin ko rin yun. Kasi itlog lang naman ang hinahanap namin yun. Yung manok po nangingitlog siya kahit walang lalaki. Itlog lang. Pero kung kailangan mo ng sisiw, kailangan mo ng lalaki para mabuo yung sisiw. Ito yung dating bahay nila eh. Ayun na. Pero ginawan ko sila ng bago. Gated pa yan, no?